Nagpaano ako ngayon. Papunta na ako sa work. Tingnan niyo, very ano na lahat. Very yellow. Nag-snow na actually. Nag-snow na ng 2 a.m. Parang 3 times na ata. Pero hindi straight. Hindi siya tuloy-tuloy. Kasi madali lang siyang nag-melt. Pero nag-bowtie ako tuloy. Pero malamig na guys. Gusto kong mag... Anong tawag dun? Mag-gloves. Pero... Kapagod kasi matanggal-tanggal ng ano eh, pagpunta sa station. Kaya tisin ko muna, lagay ko muna sa ano, sa bulsa yung ano ko. Dito sa may kanto, wala ng mga dahon. Patay na sila. First time kong mag... bow tie. Kasi wala pa akong necktie. Huwag kong maingay ha. Winter's coming. It's cold na. I think it's 8 degrees na. Whew. So pumasok ako kanina and then we discussed about work harassment and all. And then I talked to my 'di ba wala nang mga dahon oh? Tingnan niyo, wala nang mga dahon. I talk to my family kasi nga yung pamangkin namin, di ba? Yung newborn, bagong panganak. November 15 siya pinanganak. Ano kasi, yun siya may... Hindi siya totally healthy. Critical siya kasi diabetic yung mama niya. Hindi siya gestational diabetes ha. It's ano siya. Talagang insulin dependent na yung mama niya. Ang mangyayari is we're trying to our best baka makaya improving the yung condition niya but hopefully hindi siya surge. Tatawid na naman ako sa walang ano. Walang traffic light. So dito ako sa kabilang station sasakay kasi good so gloomy diba? Tingnan nyo oh, it's very gloomy. Ang tawag dyan, dito ako sa kabilang station sasakay kasi from here one station papunta dun sa kabila, dadaan naman siya doon para hindi mas longer, mas shorter yung walking time ko. And then, syempre, exposed ka sa outside, malamig. Sa loob kasi ng train station, hindi masyadong malamig. So, at least hindi ako masyadong nalalamigan. Wala pa kasi akong mga thermal clothes and all. Alam mo na, wala pang titipid si bakla. Sana makarami ng tip ngayon para makaipon, pambili. Kailangan kasi magbayad sa tuition. Anyway, I'll talk to you later. Biyahin muna ako. Tinan natin anong mga mangyayari doon. Tinan nyo, ang ganda pa dito kasi hindi pa nalagas lahat ng ano flowers. Pakita ko ha. Ayan. May green pa siya. Dito din may green pa. Yung iba, wala na. Wala nang laman. Dito may red pa siya. Oh. Paiba-iba kasi, depende kasi sa ano, diba? Pero akala nyo maganda yung ano? Akala nyo maganda yung fall? Tinan nyo yung basura. Mga basurang ito, ang dami. Tapos hindi mo siya basa-basa pwedeng itapon sa basurahan. Kasi diba, these are, ano, compostable? Ano ba tawag doon? Nabubulok. So they have to put it to, compostable ano trash bin. Kasi ang ganda. Pero patay na dito. Hanap ako ng mas magandang view later on. Baka bukas kasi off ko. Chineng, wala pa yung train. So doon kami papunta. Punta kami ng Finch. One station lang ako dito. And then after one station change to line 2.
Ang kaibahan lang dito, kasi walang nakalagay na specific time sa train station, like it's coming in 3 minutes, in 2 minutes, in 1. Hindi guys Singapore na pagbaba mo, you would know my specific timing. Kasi diba, dahil sa very open ng Toronto and Canada as a whole, and then, ganun, siguro mga stop-stop kung may mga PWD, so mas longer ang stop sa specific, ano, ito na yung train. Katunya ko mamaya, check ka. Ayan, nandito na ako sa workplace ko, pero maya-maya lang kasi ituloy ko muna yung chismis. Ganon, so sa train dito, walang nakalagay na ano, na anong tawag doon, ilang minutes na parating na ba, ganon. Kasi, well, kung may ano ka, may app ka, makikita mo. Pero yung nakalagay, hi! I hate you! Kung makikita mo, yung manager ko na kita ako. Anyway, ano yun? Yun siya, makikita mo nakalagay sa screen nila, 3 minutes, every 3 minutes ang nakalagay. Kasi nga, hindi sila sure, even ang bus, kung how long mag-take yung, ano, how long mag-take yung train. Kasi nga, pag kung may lalabas na mga, yung mga disabled, yung kailangan ng ano, tulong, ganon. So, medyo mas matagal yung pag-stop, di ba? Pati sa bus, hindi ganon din. Kasi there is, na-discuss namin yun, may accessibility for Ontarian Disabled Act para sa mga disabled. So, may mga specific requirements sila, ganon. Kasi they're making it open for everyone. Kasi, nagawa daw yung act para sa mga PWD. Lahat ng differently abled, yung kahit na yung may mental issues ganun and all, kasi 500 plus billion a year daw din ang contribute ng mga persons with disabilities sa economy, kaya ganun. Anyway, tara muna ako sa workplace. Hi, so aray ko, nakauwi na ako kasi makapagod sa duty ngayon. Hindi siya mapagod kasi yung alam mong isang bagsakan na dumating lahat ng customers, tapos pagkandara pa ka, tapos pagkaalis ng lahat, wala na rin. Anyway, off ako bukas, pero may pasok kami sa school ng 9 a.m. to 1 p.m. And then, so kanina, after kong mag-ano, work, diretso ako sakay ng bus, tas nagliwaliw, naglalakad-lakad ako kahit malamig, muni-muni, para, alam mo na, malabas yung stress natin, yung unsolicited stress, kasi sa dami natin ang iniisip, di ba? And then kanina, may nakausap akong ano, may na-guest akong CEO ng construction, contractor siya. So nagkausap kami, sabi ko, may background kasi ako sa ano, may background ako sa real estate sales. Kasi nga licensed broker ako sa Pilipinas, tapos licensed property appraiser. So gumagawa ako ng report sa value ng properties, ganun. And then may travel agency din ako, tapos nagagawa din ako ng events. Sorry. Nag-events din ako, ganun. Mga festivals, 'di ba? Na-handle ko, marami na ako na-handle ng mga malalaking events. Sabi niya, "Oh, nice. Well, I really admire Filipinos," sabi niya. In any case, pag may kilala ka dito sa Toronto na bagong dating o kailangan ng trabaho, project management, mga junior estimator or into construction or civil engineer ba or ganun ba, or kahit na daw walang background, kahit na ako daw, sabi niya, ikaw, kung gusto mo ding mag-change ng career, sabihan mo ko. So, parang natuha ako. Kasi, di ba, hindi lahat nakakaganyan. Isipin mo, ang daming, totoo nga,
aray ko. Minuha siya ko ng malamig na tubig. Totoo yung sinasabi nila na marami talagang trabaho dito kung di ka lang mamimili. But of course, sa pagtatrabaho mo, good opportunities will come to you if you do good to other people. Ako kasi, I'm a big believer of good karma. So, as much as possible, ayokong makagawa ng masama sa ibang tao. Kasi alam kong babalik din yun. So, kahit na ginagawa ako ng masama, sa kanila na yun. Problema na nila yun. Basta ako, I'm here, I will give everything that I can. I'm very open, I'm very... Lahat na. So, whatever happens, however, paano sila mag-respond or gagawin nila ako ng masama, problema na nila yon. Bale, ang naalala ko kasi, I got that kind of mindset nung nag-work ako sa Singapore, nag-manage ako ng restaurant, diba? Ngayon, sa restaurant, ako lang isang Pilipino. Lahat sila Malaysian, hindi Malaysian na Malaysian, Malay ang race, pero Singaporean. Kasi diba, Singapore has 3 dominating cultures. We have Malay, Chinese, and Indians. So, mga kasama ko sa work, Malay and Chinese. At may mga Indians. Eh, ngayon, si Singaporean sila, diba? So, they grew up na medyo may alam sa Chinese, may alam sa Malay. Ngayon, pinag-ano nila ako. Grabe yung ano nila sa akin. Grabe yung... pinapahirapan nila ako, ganito dito, magmamap ako, kulat. Ako naman, wala akong pakialam. Kasi sa buong, kahit gaano kapagod ako for today, pagtulog ko, kinabukasan, back to energetic na naman tayo. So, yun ang tinatako sa isip ko. Kung hindi ako mapagod today, or kahit sobrang pagod ako today, makatulog lang ako the next day, I'll be back to being... the awesome self, the energetic self, di ba? Kaya yun. So yun ang ginagawa ko. So sabi ng ano ko, kahit pa pinapahirapan inano nila ako, pinag-usapan nila ako na masama, pinagtitripan nila ako, siyang bahala nito, lumabas tayo, ganun. Siya maglilinis naman, ganyan. Ay ako naman, ay dilinis din ako ng linis, wala akong pakialam. Trabaho, wala na akong pake sa mga sasabihin nila pag ayaw nila ng trabaho, o kaya akong gagawa. Kasi kahit mapagod ako ng mapagod sa buong araw, sa buong shift na yun, pag uwi ko, isang pagod lang din lahat ng yan. Pagtulog mo, isang pahinga lang yan, mawawala din naman lahat, di ba? So yun ang natatak sa isip ko. So yun siguro, pag nakausap ko yung customer ko kanina na CEO, grabe siya. Sabi niya, ang sarap kasi ng mga Pinoy, ganun. Sabi ko din, sabi niya, best friend niya daw Pinoy din. Sabi ko, not everyone though, pero pag nasa ano ka na, pag magsisikap ka, kasi you have a dream. May pangarap tayo na gusto nating abutin. Kaya pagsisikapan natin, kahit pa anong klaseng trabaho yan. Yun. So, sabi ko sa kanya, ay, sige, thank you. Binigyan niya ako ng calling card. So, kung kayo din dyan, sa mga watching right now, I'm plugging na. Kung may mga kilala kayong into engineering or construction, at nasa Toronto na kailangan ng tulong, i-message niyo ako sa Instagram. Ha? I-message niyo ako sa Instagram. Para, malay mo, ma-refer ko. And he's very much willing to train kahit walang experience. Kasi alam niya paano magtrabaho yung mga Pinoy. Diba? Eh kasi ako, di pa ako ready mag-shift ng bagong career. Okay pa kasi ako ngayon. Kahit na maganda yung opportunity and all. Pero, hindi ko kayang akuin lahat. Nagets niyo ako? Hindi ko kayang gawin lahat. I'm doing it one step at a time. Kasi pag ginagawa mo lahat at pagkatapos ng araw, sa buong araw, mapapagod ka. Madali kang tatanda. Yung ganun. So, learn to delegate. Ibigay sa iba. Kung hindi mo kaya, share the good news. Be a bringer of good news to other people. Be an instrument of good news to other people. Be an instrument of God's blessing to other people. Ganon. Busog lang ako. Sorry, guys.
Kakain ginain niya kasi ang dami pa naman nakain ko. Ano? Siguro 2 cups of rice yun. Crispy chili. Yun siya. So ha, don't forget. Naghanap kasi ang mga kakilala ko dito into tourism. Gaya ko. So, wala pa ako ma-refer. Pero he told me, binigyan niya ako ng calling card. Tapos close na din kami. Finalo niya ako sa ano Instagram and all. So that's about it. So, yun siya. Tulungan. Tulungan talaga. I really believe na dapat, kasi nga good karma, pag nakatulong ka sa ibang tao, kahit wala kang makuha, alam mong may darating na mga good things sa'yo. Anyway, I can only share good news. I'm hoping na makagawa ko ng video on paano makapunta sa Canada. Paano makapunta sa Toronto. Tapos pag nandito ka, sino mga nangangailangan ng tulong, ganun. Kasi it's very nice to help people. You know, it's very nice to be an to see people reach their dreams, have their dreams come true, di ba? Masaya yun. Masaya. Nakakataba ng puso yun. And plus points yun kay God, alam ko. Anyway, thank you so much. That's all for now. Kasi nangalay yung kamay ko. I need to rest kasi even if it's ano na ngayon, oh mag-alas stress na. After class, wala akong gagawin bukas. So, papunta kami ng Center Island. And then, mananood kami ng scene. Kasi may points ako dun sa... May naipon akong points sa card ko. At least man lang, di ba? Mapasaya ang sarili ko kahit paano. Free naman yung gas yung scene. So, di ako gagastos. Woo! Well, thank you so much. I hope you had fun. You enjoyed our video for today. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta. Please don't forget to like, to comment, to share, to watch more of our videos. Diligyan ko na po ng number para maano nyo po yung pagkasunod-sunod ng mga videos natin. And hopefully, keep share din po yung mga videos ko sa ibang tao, sa mga kailangan ng inspirasyon, sa mga kailangan ding may mga pangarap sa buhay. Who knows, I could be an instrument din na makatulong sa kanila. May natulungan na akong isa. Na-approve na yung visa niya, libre, hindi siya libre, volunteer akong tumutulong ng mga visa applications and all. Tapos, ina-apply niya yung asawa niya, tapos may tinulungan na naman akong isa, yung kapatid ng friend ko, waiting for visa approval na lang yun. So sana i-grant ni Lord, para at least man lang matupad din yung mga pangarap nila. Ganun lang. So I'm here. Thank you again for watching. Take care always. Don't forget to follow me on Instagram. Kasi very Instagram yung mga tao dito sa Toronto. Dito sa Canada as a whole. Take care always. God bless you. And keep dreaming. Bye, dreamers.